This is gospel for the fallen ones locked away in permanent slumber, assembling their philosophies from pieces of broken memory. Pinaunlakan niyo yung paghingi namin sa inyo ng paumanhin para ma-interview. So, yun na po. First test ko na gano'n. Yung bakit? Bakit? So, bakit ka po nagsiserve? Ang dahilan bakit ako nagsiserve? Kasi marami akong gusto na pagpasalamat. Siyempre, sa biyaya ng buhay. Saka kung di dahil, buhay ako siguro. Kung mangyayari sa akin. At saka siguro ito na rin yung naging mission ko. Kaya hanggang ngayon, nagsaserve pa din ako. Blessed lang ako siguro. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagsaserve. Okay po. Meron po bang nag-joke sa inyo sa para mag-serve kayo dito sa simbahan? Meron. Po yun kung meron? Meron. Nung high school kasi ako, nagsastart akong nag-serve dito dahil sa isang katipista. Ang pangalan niya, si Miss Victoria Salazar, aka Bagmatic. So, nung dahil sa kanya, nag-start ako dito noon. Ang, hindi ako nagkakamali, 2007 yun. So, that was around 10 years ago. Matagal pa na hindi lang ganun. So, gano'n na po kayo katagal na ninilbihan sa simbahan? Ayun, kung nga sinabi ko, 10 years dito. 10 years po. Sa loob ng 10 years. Matagal na rin po pala. Tsaka siguro na dahil sila sa ujok ng pamilya kasi yung family ko nagsaserve nung nasa abroad sila. Papa ko nag-ano din, nagbabasa, tulad ko dito. Mama ko isang collector, blessed family ko din, guardian. So, masaya naman po kayo, ano? Siyempre, sinabi niyo po masaya po kayo sa... Yes. Yun. Sa tagal niyo pong naninilbihan sa simbahan, nakaramdam na po ba kayo na minsan gusto niyong tumigil sa pagsiserve? Wala sa isip ko yung pagtigil sa pagsiserve kasi tuloy-tuloy na yan hanggang sa huling hininga ko siguro kasi minahal ko na to ever since saka wala so, nang parang passion na po. Kung saan po ba merong bagay or tao na nakakahadlang sa pagsiserve niyo dito sa simbahan? Dito naman, wala namang mga hadlang dito. Ang slot naman, mabuti sa atin, sa atin at sa mga kilala ko. So, yung ano po, parang may yung minsan sa trabaho, yung ganun. Meron po ba kayong trabaho? Sa ngayon, medyo nag-a-apply ako, pero sa ngayon, dito muna ako nakafocus. Ah, okay. Nakafocus po kayo dito. So, ano po yung mga ginagawa nyo para malampasan ng mga... Wala naman yun. Sorry po, mali po yun. So, ayan. Contento na po ba kayo sa pagsiserve niyo? Sa tingin ko, nakukulangan pa ako sa pagsiserve kasi mas gusto ko pang maraming mga tao mapalapit dito sa simbahan. At di lang mapalapit, kumbaga, maging bahagi na rin ng simbahan. Kasi marami sa atin na hindi natuturuan, marami sa atin ang walang alam. Kaya hanggat maaari, hanggat nandito tayo, tituloy-tuloy lang sa pagsiserve. At hanggat makahikayat ng tao, hanggat sa makasama natin sila dito, mas maganda, mas marami, mas enjoy. Ang ganda po na adhikain niyo, sir. So, ayun po. Ayun. May mga benepisyo po ba kayo natatanggap sa paglilingkod sa simbahan?
biyaya ni Lord yung binipuso ko dito. Biyaya. Talagang na dumarating na lang siya unexpectedly. Kaya hindi na ako humihingi ng kahit ano. Basta siya nang bahala. And everything goes on. Amen for that. So, ano po yung mga magagandang bagay na natanggap nyo sa pagsiservisyo sa simbahan at sa Diyos? Siguro, masasabi ko, marami na sa opinion din ng mga tao. Hindi lang din mga bagay, kundi yung mga kapuri din ng mga tao, tsaka pasasalamat ko na din sa kanila. Sa mga simpleng bagay na yun, masaya na ako. Hindi ko naman hinahangad na maraming ganito, maraming ganyan. Basta sa akin, isang ngiti lang, o kaya masabihan lang na, oh, kamusta ka na? Maganda naman ang pagkaano mo. Okay na sa akin. Nakikita naman po namin na blessed kayo, sir. So, ayun. Kung i-rate nyo po, gaano po kayo kasaya sa paglilingkod nyo sa Diyos? 9.5. At sa simbahan? Po? 9.5 out of 10. 9.5 out of 10. So, power. Your next question po, kung titigil ka po sa paglilingkod sa simbahan, ano ang plano mong gawin? Kung halimbawa pong titigil kayo sa paglilingkod, may mga plano na po ba kayo? Sa ngayon, wala pa sa isip ko yung tumigil, pero kung sakaling man, siguro magbubuo ng pamilya. Pero kung sakaling mabuo man yung pamilya yun, wala, napiting ko pa rin sila dito kahit hindi. Opo. Sa tingin niyo po sa darating na mga panahon, hahanap pa rin po ba kayo ng trabaho bukod sa paglilingkod sa simbahan? Kung sakali man na ipagkaloob sa akin ng Diyos ang maganda trabaho, di tanggapin natin. Pero kung wala na at dito na tayo mananatili, mas okay na sa akin. Kasi sa akin, hindi naman hadlang kung magkaroon man ng magandang buhay, ang mahalaga. Ito kasama niyo, nakaparo, mahalaga. Thank you po sa magandang sagot niya. Thank you po sa pag-share niyo sa amin ng blessings and salamat din. Paunlakan niyo lagi. Salamat po. Salamat. Nandito na naman po tayo upang subaybayan si Kuya Toto sa kanyang ginagawa sa loob ng simbahan. Tara, sundan natin siya. Sa bangin o Maria, natutunan na siya. Ang Diyos ay sumasayon. Kuya Toto, pwede yes, po magtanong? Sige po. Ano pong karaniwang ginagawa niyo po dito? Mga paghahanda po. Ay, mga paghahanda ginagawa namin dito sa loob ng sacristy. Katulad nito, paghahanda ng mga babasahin, yung mga ayusin namin para mamaya sa misa. Tapos, ang isa pong paghahanda namin is yung pagpapractice ng mga babasahin. Kung kami man yung lector o yung mga sasabihin kung kami man yung reading commentator. And then, kapag malapit na ako habang naghihintay para sa misa, ang ginagawa ko ay ito. Dito, sa lugar na to, dito kami nagdadasal bago at pagkatapos ng misa upang magabayan kami sa kung ano man ang gagawin namin ngayon. Ayun lang po. Yun. Thank kapag you may po. Mga, kapag meron naman din mga kailangang kasikasuhin ng mga tao, halimbawa may magpapabless ng mga kanilang rosaryo o mga religious things dito, tutulungan namin sila. O kaya kung may kakausapin ng pare, ahayaan namin sila. Ilan po kayo nag-aasikaso? Karaniwan. Dito, kalimitan, kapag weekdays, 3 hanggang 4. Kapag Sundays naman, umaabot ng 5. Tapos dito sa loob ng sacristy, may mga kasama tayo, si Nanay Ellen o kaya si Tati Hernan. So sila yung kumbaga nangangasiwa dito sa lugar na ito. Maraming salamat po. Okay, thank you. You nourish facility in your heart because of your... Isa sa mga ginagawa ni Kuya Toto, isa din sa mga ginagawa ni Kuya Toto dito sa simba, hindi lang siya bilang isang lector, isa din siya sa nang nag-a-assist ng mga computers and nag-powerpoints dito sa simbahan. He has brought me to green pastures. I shall want our Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
So ayan si Kuya Toto. If you hunger for holiness, God is the energy of the hour. Ngayon, habang letter Jim the hour, siya yung nag-a-assist doon na, ng para sa PowerPoint na yun. Ewan ko kung tama. Yun na. A song let us praise, till all things now living, unite in thanksgiving, to God in the highest, hosanna and praise. Please be seated. Thy strong, thy shield, thy praise, thy courage, the greatest peoples under thy rule. Lord, what is man that you care for him, mortal man, that you keep him in mind, man who is merely a breath, whose life fades like a shadow. Lower your heads and come down, touch the mountains, raise thy hands in sound, and with me forever. Please be seated. He is the hope of our glory, good measure and flowing over. Let us pray to Christ, the life of the nations and the joy of every living creature. Give us life, peace, and security, Lord. Give us life, peace, and security, Lord. Brilliant light, word of the Father, you came to save all men. Lead the catechumens of your church into your marvelous light. Give us light, Lord. Overlook our sins, Lord, for you are the source of forgiveness. Give us light, Lord. Ngayon po kami mamahayag ang meron ng kawata ang pangangayag sa amin. Abado Maria, nagulungan ng Gracia, ang Panginoon ay masisimasayo. Pumuntang ilang hala sa babaeng at ilang hala ng ating mga Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin po kami ng sala. Ngayon po kami mamahayag ang amin. Ipanalangin ang kami ng Santa Maria, sa mga pangangayag sa Kristo ang aming Panginoon. Kailangan tayo ng pag-asa sa ating pag-uhalaw. Sa pag-ilat, ang kanilang pag-alaman sa kanya, thank you.
Salamat sa Diyos. Ginagawa ni Kuya Toto sa loob ng simbahan at ngayon tapos na ang misa. So ayun na po yung buhay simbahan ni Kuya Toto. Naway marami kayong naintindihan at marami kayong natutunan dito sa aming documentary. Maraming salamat po ulit. Kumain. Two black eyes from loving too hard, and a black car that matches your blackest soul. I wouldn't change ya, oh, wouldn't ever try to make you leave, no. Oh, the neon coaster was your sign, and a Midwest wind, Pisces rising. Wouldn't change ya, oh, wouldn't ever try to make you leave, no. Dela dito lang ako. Okay na, Pereiras. One, two, three. Saan ba camera dito? Kaya ayaw ko na tagal yun, ha? Hello, video nga! So, ayun na nga po yung buong kwento ng Fully, I mean, fully, I mean, fully, I mean, fully, I mean.